Sobrang excited kong i-announce sa Galang Sisters na meron silang interview sa Tony Talks hosted by Miss Tony Gonzaga. Mami, nakalagingin pa ako po kasi si Lola. Tapos nalulungkot po ako kasi nalimiss ko po sila. Ikagabi po, busy ka po. Gusto ko tiyak. Saka kanina po pagising ko, malungkot ka. Minsan pag masaya tayo, minsan natatakot tayo, di ba, na malulungkot tayo. Oo, maging masaya. Minsan mali mo naman yung ganyang lungkot kung may kapalit. Alala mo, Mami, nung nag-inom tayo, sabi mo, kaya siguro ganito po ako hindi po ako makapag-heal sa kanila kasi na-trauma nga po ako sa pamangkin ko. Kasi ilang araw ko po siyang iniisip. Kasi panakinip ako po sila. Si Lola mo. Ang galing, no? Si Lola mo, guide. Mamiss ko lang yun po sila, kaya gusto ko tayo. Mukha ba akong lola pa yun? Hindi akala ko. Saka lang, nandito naman ako eh. Kaya mo. Siyempre, Mami. Masaya naman po ako na may Mama Maria ko, may Mami po ako, may ate po ako, may nanay na nagmamahal sa akin. Iba lang po talaga yung feeling kapag yung sarili mo na. So great pa lang tayo magkasama. Kaya tamo si Papi nung tumagal, di ba? Nanon niya na. Ano nangyayari sa'yo? Malungkot lang po ako. Bakit? Napanaginip pa niya yung lola niya. Malungkot din si Ika ngayon na masaya. Birthday ng mama niya ngayon. Ngayon dito, malungkot din. Lagi na ako kung iiyak dito sa CR mo. Oo, oh, paano kaya ako tatain ng ganito? Same spot. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Yung tinanggihan mo ko sa sakin, nanggalit ako, di ba? Naalala mo yun. Tinanggihan mo ko, ang dali sabihin sa'yo yun. Tapos kagabi tinanong ko si Papi, Papi, do you really think yung pagre-reality show ko nakakatulong sa inyo? Kasi ako nakita ko siya kay Paye, ang bilis. Sabi niya, oo, ni, kaya kung lalabas na buntis ako sa, ano lang, sa reality show na lang, para abangan nila sa channel ko yung mangyayari sa baby ko. Kasi tigaw mo yung simple inuman namin, hindi ako abot ng ganyan, halos 1M na. Hindi ako maabot ng ganyan, simple nag-uusap lang kami ni Paye, hindi daw siya abot ng ganyan. Yung minsan, pag kine-question nyo ako bilang leader, nasasaktan ako. Kasi hindi nyo alam ginagawa ko yun, hindi para may vision channel ko, para atakin ko kayo. So, sabi din ni Papi, makakatulong talaga siya sa channel ko kasi ganyan-ganyan. O guess what, asa kayo bukas ni Papi? Tony Talks. Totoo. Tony Talks sa'yo, kaya pinapa-cancel ko kasi Zoom meeting mamaya, pre-meeting ng mga night. Hindi ko alam kung anong oras kayo, hindi na kita pinapaalis ng Urban. Tapos bukas kayo ng ate mo, may interview kayo ng Tony Talks. Papi, Pai, meron kayong guesting tomorrow. So, kailangan mo na maghanap ng damit and kailangan magpa-makeup. Kayong magkapatid. Hindi mo alam. Sinabi ko na kay Pai, kaya hindi ko siya pinapasok. Bukas 1 PM, roll na agad-agad. Kaya kailangan mong pa-makeup kayo, tsaka maayos yung damit. Alam mo saan? Tony Talks. Akala mo ka mo? Sasabihin mo, mas famous ka sa akin. Akala mo ka mo? Kasama nga ako eh. Dalawa sila ate as Galang Sisters. Baka doon kayo magsabrutan ha, kunyeta kayo. Sinasabi ko sa inyo, mag-date kayo. Oh my God, talaga ba? Yes. At ngayon may pre-meeting. Kaya
kaya kailangan, baka may intervene sa inyo ng konti. Eh, hindi ko na siya pinapasta or something. Bapi, huwag kayong makeup nyo lang. Ipa-makeup kayo. Message siya na si Kisiana. Tapos hanap na kayo ng damit ninyo. Kasi 1 PM roll na, ibig sabihin, pag gandun, dire-diretso yun. Gets mo? So, kailangan maaga pa lang, gising na kayo, ganyan-ganyan. Sobrang excited ko, hindi na ako nakatulog. Ganun kasi ako eh, para sa akin, big event yung ganun eh, yung interesado sa'yo. So mga bandang 10 AM na, lumabas ako para magtapon ng basura kasi ka nag-aasikaso na ako. Nagulat ako, naloka ako actually, na wala pang gising. Akala ko kasi yung mga narinig kong kaluskos, ganyan. Akala ko talaga, okay na, may nag-aayos na, tapos na, alam mo yon. Be, wala pa, kaya nasisigaw ako dun sa kwarto nila Papi at ni Paye. Naloka talaga ako, natulog lang sila. Tulog lang. Nakatulog talaga ako kasi, ang bigat-bigat talaga ng katawan ko. Nag-alarm naman ako, pero hindi ako nagising eh. Hindi ko naman alam na nandyan na pala yung makeup artist namin. At kanina pa pala siya nasa baba. Kaya nung nalaman ko, talagang dumiretso na ako pababa para ako na yung maunang maayusan. After ni ate, sumunod na din ako mag-ayos. Kaya naman namin ni ate mag-ayos sa sarili namin. Pero gusto ni Mami Oni, glamorous daw. So nagpa-makeup na lang kami sa professional. Nung gabi kasi, nakiusap sila sa akin na sama ako sila. Pero nung nakita ko silang tinulugan lang nila yung interview ni Tony Gonzaga para sa kanila at ako pa yung nanggising, parang naisip ko, masyado ko silang nabibaby. Hindi na rin kasi ako nagagalit. Parang, ewan ko, hindi na ba ako mahigpit? Kaya nyo na yan. Hindi kasi pwedeng palaging comfort zone mo lang. So iniisip ko na, hindi to worth it ang oras ko. Kaya nyo na yung malalaki na kayo, kayo na yung pumunta doon, hindi ko na kaya samahan. Hindi na para. Kasi kung gano'n ang gagawin ko, hindi ko alam kung kailan matatapos ang pagiging nanay ko sa kanila. Parang hindi sila nag-mature, hindi sila nag-grow. Kaya nung huli, 12 na, nag-aayos pa din sila. Ang bakal pa rin nilang kumilos. Sisisigaw na ako. Ano na? Anong oras na, di ba? Umalis na kayo! 12:30 yung call time nyo! Be, ang layo ng bahay namin kung saan yung location kung saan sila interviewin. Wala. Chill lang sila, day! Galing ng anak mo. Ang sarap sa feeling na cute. Ang sarap sa feeling na cute yung anak na yun. Galing. At saka normal. Hindi na regalo sa inyo. Sa lahat ng pinagdaanan mo. Thank you so much po. Wow, ang dami naman eh. Ang dami naman. Thank you so much po. Thank you. Ang dami. Nakakaloka naman. Thank you so much po. Thank you. Thank you.
Masaya na kinakabahan ako kasi first time nga namin na ma-interview na kaming dalawa lang ni ate na hindi kasama ang ibang Toro family. And nakakatuwa dahil interesado pala talaga sila sa buhay namin. Sobrang kinakabahan ako kasi nga first time ko ma-interview ng dahil talaga sa akin at sa buhay ko. At syempre, at the same time, mga big personality kasi nandun, di ba? Kaya sobrang kabado talaga ako. Pero at the same time, ang saya ko kasi may taong interesado sa buhay ko. Kahit na parang ang pangit ng story ako, ganun. Ang pangit ng nangyari sa akin. Still, may gustong makinig. Medyo nalulungkot din ako kasi alam kong first time lang din marinig ni Harvey ng buong buo yung karanasan ko sa buhay. And alam kong hindi ko kasi nakwento sa kanya yun. No, nagulat ako kasi hindi ko alam eh. Ang tagal namin magkasama eh. Na nagulat lang ako nun. Yung habang sinasabi niya yun, bigla lang ako nagulat na yung ayun pala yung nangyayari sa kanya dati. Nalungkot na yun. Nag-usap naman kami nung nakauwi na kami na bakit di niya sinabi sa akin yun. Yung kinuwento naman niya. Naging okay naman. Tsaka pass naman na yun eh. Pagdating ng galang sisters, mainit pa rin sa kanila yung ulo ni Jowa. Ngayon yung sure nalabot ako doon? Nagsapatos ka? Nasa dulo lang ako eh. Kahit na, sinabi kita mag-iis ka, di ba? Magdamit ka ng maayos. Driver ka ba? O artist ka din? Isa ka pa eh, binibigyan mo ako ng sakit sa ulo eh. Sinabihan kita mag-iis ka, di ba? Magsapatos ka bago ako umiga. Papili ka dito, ba't ganyan damit mo? Sinabihan kita glamorous, di ba? Di ko sinabi para kang dancer na sasayaw ka. Bakit ganyan damit niyan? Sabi ko, ipakita niyo sa akin. Sinayin sa akin ganyan damit mo. Nakita mo ba itsura mo sa TV? Nakita mo? Hindi ka naka-full body. Pag i-interviewin kayo, ito lang itsura mo. Mukha bang maganda dito si Papi Galang? Lalo ka naghihiling kung gusto mo kung maganda ka. Ganyan ba? Ganito ba? Ganito ba? Ba't ganyan damit mo? Ito, tinignan ko yung damit na ito eh. Di ba sabi ko pakita niyo sa akin kagabi or kanina sana pinakita niyo ng umaga? Hindi ko magets eh, putang ina eh. Sabi yung excuses mo, putang ina mo eh. Kesa postpartum, kesa buntis ka ulit. Kaya natatabibig ko na ako sa'yo eh. Lahat ang pag-a-adjust eh. Pati yung damit, hindi mo alam? Ano sabi ko sa inyo? Kahit magkaibang kulay, basta nagmamatch yung itsura, wala ko sinabing same color. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na ano, na sumunod ka lang sa ano niya, sa kulay ng damit niya. 18 yan eh. Ikaw nagpasakop sa ano, ikaw sumunod sa kanya. Tatlo na anak ko, ikaw ang susunod sa kanya. Bata na susunod. Bobo ka! Pinanindi kami pagiging bobo. Hindi na nakakatuwa. Cute-cute sa una, oh, si Papi, may ganito, may ganyan. Ginagawa natin biro, pero pinanindigan mo. Kagabi mag-ausap tayo ito, body gestion. Alam ko, nag-iisip ka, oh, hindi, ano, tutunala ka lang. O nakakampante ka na, hindi naman na magagalit sa akin si Tony, eh. Diba? O kaya dadahilan ko lang, may postpartum ako, o baka buntis ako ngayon. Pag tinanong kita, Papi, ano, hindi, walang mukha sa utak ko, eh, parang ganyan ka lang. You're not even thinking, you're not even trying. Something's wrong. Pinanindigan mo yung pagiging bobo ngayon. Hindi na nakakatuwa, Papi. Hindi ka ganun. Dahil nga pag may mga argumento dito, bilang gumagaling yung utak mo. Nakakapag-isip ka agad. Ginagawa mo na lang siyang dahilan. Napapansin ko na. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Wala na akong pakialam. Nasanay na nga ako. Basta ako ang tingin ko, pag anak ni Tony Fowler yan, lumabas ka ng pinto, kailangan maayos ang itsura mo. Magmukha tayong mayaman, may pera tayo o wala. Actually, para sa akin ang isang taong mayaman ay mayaman sa pangaral, sa paggabay, maayos. Mukhang mayaman. Ganun ang tingin ko sa mayayaman. Nagabayan, may paki kung ano yung suot mo. Kung ano yung aura mo. Kasi yung pupuntahan mo, production yun eh. Naghanda sila para sa inyo. Gumising sila na maaga para sa inyo. Pinaghandaan yung pagdating nyo. So sana paghandaan mo rin yung pagdating mo. Sino nag-aram sa'yo dapat gising na kayo ng 8 or 7? Yung pinag-usapan kagabi. Sino? Nag-alarm ka? Ikaw, Arvin, nag-alarm ka? Hindi mo narinig yung alarm niya. Alam mo, di ba, na may tumitok sila? Ikaw, nag-alarm ka ba? Hindi. Putang ina nyo! Kinausap ko kayo kagabi! Team Happy yan eh! Magkukulang na isa, magkukulang ng lahat! Si Bobby, intindihin ko ba dahil buntis, magulo ganito? Sana sinala mo yung responsibility na nasa buntis! Pag alam mong si Bobby buntis, putang ina, baka hindi tumagising ano oras na matutulog, pumunta ka sa yaya at nagising mo si Bobby ng gantong oras. Ang yaya natin, purayin pa lang, gising na. Ikaw pa eh! Hindi ka nag-alarm? Hindi ka nagising sa alarm? So, ganun lang yon. Kung next time, hindi kayo makapunta doon, hindi kayo maka-attend sa meeting, hindi kayo maka-ano sa mga big time opportunity sa buhay nyo, na interesado sa inyo, na wala naging interesado sa inyo ever, okay lang yun, di naman nagising eh, hindi nakatulog eh, ganun talaga eh. What makes you think nakapunta ako sa mga taping ko, lahat ng taping ko? Na-hospital ako on the spot. Bakit? Ni hindi ako makatulog. Minsan 30 minutes lang pero gising ako. Kasi karir ko to eh. Wala kasi akong inaasahan Tony Fowler. Kampante! Putangin na kaya hindi umangat mga karir niyo eh. Kaya ang pera sa bako hindi nag-
para ano maging komportable kayo pagdating ko doon? May kakilala na si Mami Oni, hindi na kayo mahihiya, hindi. Ayoko na maging bungangera, pero ginagawa nila akong nanay. Ginagawa nilang anak ko sila, kaya wala, lagi ginagera ko ganun nangyayari. Yung parang palagi kang kakabahan, paano pag namatay ka, sinong gagabay sa mga to? Paano na kaya? Si Harvey, bago ko malasabihanin mo sila, mag-ayos ka, magsapatos ka, tumingin pa siya sa akin, umuho siya. Hindi nakasapatos. Hindi, ganun gusto niya forma, gusto niya naka-pick up siyang madumi. Mag-ayos-ayos na lang magpantay sa bahay. Tapos tayo na, Harvey. Hindi ka maporma? Hindi mo kailangan pumorma pag aakit ka sa stage. Ang dami mong damit dyan, hindi nagagamit. Ang dami mong sapatos, hindi mo gamitin. Saglit mo lang na magagamitin, magmukha ka lang maayos. They prepared for you, guys. So pag dumating kayo, that prepared din kayo sa kanila, kaharap ka lang ng maayos. Hindi ko naman sinabi mag-Louis Vuitton ka. Hindi ko sinabi mag-Balenciaga ka o ano. Ang sinasabi ko lang, paghandaan mo din para mukha kang presentable. Kahit saan, pag pumunta si Happy, sikat, anak mo yan, tatay ka. Ano, magsapatos ka lang. Ang inang yan. Napagalitan din ako ni Tony. Nagmamadali na kasi ako noon, hindi ko siya nasunod. Pumunta ako doon nakapang bahay at naka-chinelas lang. Tanggap ko naman yun at sabi ko, hindi na yun mauulit. Eh si Papi, nakita mo yung tsura ng ate mo. Ang TV nakakataba. Ang pangit tignan, Papi. Ang pangit tignan. Sobra. Matagal mo ng problema yan. Choose ng outfit. Alam mo kung bakit? Putang ina mo, ayusin mo yung mga damitan mo, ayusin mo yung kwarto mo. Huwag kang dumaba dito. Wala na upuan ko. Huwag kang umalito. Huwag tayo magsikahan. Ayusin mo. Wala pa sila si Happy. Tama, wala si Happy. Then it's your time to shine. Ayusin nyo yung mga dressing room nyo. Ayusin nyo lahat. Pag matulog ka kay Paye, Paye, huwag kang pumasok. Putak, ay naayusin yung mga damit na mabawasan yung sa cabinet nila. Nasa kwarto nila. Paano ka makakapiling na maayos na outfit? Eh, ang gulo-gulo ng ano mo, ng damitan mo. Sinabi ko rin, di ba, maayos na damitan, maayos na buhay. O, tigyan mo, putak, ina. Papi, ikaw ang nasa showbiz industry. Ikaw ang nasa entertainment industry. Tayo ang nagsushow. Hindi mo sila kailangan tanungin. Ano sinabi ko kagabi, ipakita niyo sa akin, di ba? Wala nagpakita sa akin kagabi. Wala! Anong oras na ako natulog? Wala nagpakita sa akin. Hindi nahihiya ko kasi baka tulog, baka... Putang inangiyay, walang ganun. Mukha kang dancer ang puso ko kukumpit eh. Buti sana kung hanggang paa yung kita eh. But there will be times na pwedeng ganun, pero more on focus yan, ito. Ito ang importante dyan. Matagal mo ng problema yan, pare, magpili ng damit. Matagal na. Pag may patay, mali. Pag nasa mall, pang-party. Pag nasa party, mukhang manam. Palit-palit ka, be. Kasi gusto mo ikaw nasusunod. If you need opinion, hindi sa asawa mo. Diyan kasi maganda ka sa'yo pag nakaubad ka pag walang damit. Hindi kay Paye. Tinanong ko naman sila, Paye, kung ano ba itsura ko noon. Bagay ba? Sabi niya naman, okay naman, Tim, maganda naman. Maayos naman. So ako naman, syempre, niniwala ako. Kasi dalawa sila noon nagsabi na okay naman daw. Eh bakit ako yung sisisihin nila? Eh bata pa ako. Bakit sila nakikinig sa akin? Ano bang alam ko sa fashion? Halata namang nai-insecure sa akin si ate kasi mas maganda yung damit ko sa kanya. Eh bakit niya kasi ginagaya yung color palette ng damit ko, di ba? Hindi mo gagawin sa TV camera na magmukha kang balki na nakagano'n si iyak-iyak ka. Hindi siya ganun. Yung damit mo okay pa eh, pero yung ate mo hindi. Tinignan ko yung damit mo kanina, di ba? Bumukumasok ako ng kwarto tapos ganyan. At tinignan ko okay. Eh syempre, ano na ako dito? Hanggang sa sumigaw na ako, 11:40 na, umalis na kayo! Nalate kayo, tama? Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit kaya nyo siyang hayaan lang. Sa totoo lang, ginawa nyo kanyang tulog na tulog kayo. Kayo ha, Team Happy. Hinayaan nyo lang. Ako pag may taping ako, sirang-sira yung tulog ko, alam niyo yan. 4 a.m. call time ko, tangina alam niyo yan. At 2 a.m. ako nakakatulog, iidip ako ng 30 minutes, pero gigising talaga ako. Tatayo kami ni Vince. Maliligo kami, aalis kami. Walang dahi-dahilan. Kasi gusto mo ng something sa buhay mo. Gusto yung magbago buhay mo. Gusto mo, alam mo yun? Kasi this is your career, this is your experience. Nakaka-excite. Kahit nakakaputang ina. Hindi ko mag-gets. Bakit hinayaan lang na nakatulog po eh? Kasi inaasahan ako. Nakakaputang ina talaga, promise. Ngayon lang kayo nabigyan ng ganyang opportunity. Walang nag-i-interview sa inyong sikat. Tune dun sa gayon, tapos tutulugan nyo lang. Ano, re-rescate ko? Ganon? Sige nga, pakikwento sa akin. Bukod kay Tony Gonzaga, sa buong karir mo, ikaw Papi, mas tumatagal kita nakasama. Ikaw pa eh, bago ka pala. Ikaw din Harvey, ang kasama mo ko. Ano na ang pinaka nangyari sa Team Happy na something big? Wala! Ito pa lang! Tapos tulog lang kayo. Hindi lang nagising yung alarm. If you really want something, sisecure mo. Di, baka di ko marinig alarm ko. Kilala ko sarili ko. Anong oras na ako? Tangina. Si Papi, isa-is na. Baka hindi ako magising mamaya. Baba, kaya ako! Kausapin ko kaya yung mga yaya! Gisingin kami na gantong oras! Ganun nakaisip? Alam mo yung nakakatawa dito? Para ako nagagalit sa grade 6. Kay Teronia. O sa grade 2. Basta nasa elementary. Bakit di ka pumasa sa school? Ba't di ka nabagising sa yaya mo? Anong oras na?
Mag-sorry kayo sa akin. Huwag kayo sa akin mag-sorry. Pag ako putang ina nag-lesa pa ulit-ulit yung ganyang ugali, mag-sorry kayo sa sarili ninyo. Kasi walang kapupuntahan. Walang kapupuntahan. Hindi ko talaga mag-gets yung kasi may stop yung body clock ko. May stop din yung body clock ko, pero pag may importante, putang ang tatayo ako, aalis ako. Kasi gusto kong yumaman, gusto kong umayos yung buhay ko, gusto kong itong ma-experience. Minsan lang to. Sa bibig yun na nanggaling, walang ibang nangyaring something big sa inyo, ito lang, tutulugan nyo lang. Tapos ang outfit mo na parang nasa Antarctica. Hindi ko mag-gets. Kung naman, basta maganda ka, okay ka na. Kahit mukhang tanga yung ate mo. Ganun pa eh. Okay ka na. Eh, mas famous ka eh, di ba? Okay na, magas maganda outfit ko, tenyo-tenyo yung ate ko, ganyan. Ang sabi ko sa ate mo, anong sinabi ko kagabi? Magsuot ka ng something glamorous, huwag kang mag-sleeveless, pero hindi ka magbumukhang mataba. Putang ina mo ka bang hindi ka mataba dito? Para ka may dalang unan. Hindi mo pa sinuot yung chinelas si ate mo rin ganyan din. Actually, may chinelas ka na ganyan din. Mayroon kayo mag-Pinterest, mayroon kayo mag-scroll sa cellphone niya, hindi alam yung fashion. Hindi mo alam, papi? Alam mo, di ba? Ba't hindi mo i-apply sa'yo? Ba't puro ka lang knowledge? Try mo apply. Swear! Nakita ko to, putang ina. Na-disappoint ako. Na-disappoint ako, papi. Kahit nandito, ang taba mo agad, oh. Parang may shoot na para shoot, putang ina. Tignan mo yung jura mo, oh. Parang ayaw mo si Panya sa screen. Gusto mo ikaw lang, parang malapad ka. Wala na akong pakialam kung magmukha na naman ako masama. Sanay na ako sa pamilya ngayon. Trabaho ko na yan matagal na. Wala na akong pake kung magtulog demonyo ako. Pero for the first time sa magkapatid na to, hindi sila in-interview dahil Toro family sila. May shadow ng pangalang Tony Fowler. Hindi siya ganun eh. Oo, party sila ng pagkatao ko. Nakilala din sila through me. Pero this time, may interesado sa buhay nyo as galang sisters nang walang shadow ng Tony Fowler. Hindi yung tulad ng ibang mga TV shows na in-interview si Tony Fowler tapos sinata ko lang yung Toro family. Hindi siya ganon. This time kayo sa inyo interesado. Tapos putang ina, tinutulugan nyo lang. Hindi naman kasi biro ang pangalan Tony Gonzaga sa industriya natin. Kilala yan at sobrang marami nakaka-inspire na ibang tao. Tapos ganon-ganon lang, tutulugan nyo lang. Hindi ko talaga ako makapaniwala. Kasi pag ako may taping ako sa Batang Quiapo, kahit paulit-ulit na siya, at commitment talaga yun na 2 a.m. ka natulog, gising ka ng 3 a.m. kasi may call time kayo na 4 a.m. Wala! Hindi na ako makatulog. Excited ako kasi ako to eh. Kinukuha niyo ako para sa career ko. Yung ganun, yung interesado kayo sa akin na makatrabaho niyo ako, ma-interview niyo ako, ganun. Kaya hindi ako makapaniwala na putang ina tong galang sisters na to. Tinulugan lang si Tony Gonzaga. At kung hindi pa ako lumabas o nang gising at ako yung hindi makatulog, wala. Natulog lang sila, day. Hindi ko alam eh. Mabigat to para sa akin. Hindi ko alam kung maintindihan ako ng ibang tao, pero hindi ganun yun eh. Ikaw kaya, ma-interview ka ni Tony Gonzaga, tutulugan mo lang ba? Di ba? After namin mapagalitan, nag-CR si Tony. And syempre, nagkausap na kami nun at naging maayos naman na kaming dalawa. Pero syempre, hindi naman lagi nakukuhaan ng video or nasusundan ng camera yon. Pero ayun, naging maayos naman kaming dalawa. After all naman, nag-aalala lang din sa amin si Mami Oni. Inalam niya pa din kung nag-enjoy ba talaga kami, kung ano ba yung mga naging experience namin, and nagtsikahan na din. Hay nako, Gina G ako! Tony G, Alex G! Ganun yung eksena ko. Pero thankful ako. Sobrang thankful ako na na-interview sila. Still, malaking karangalan yun para sa pamilya ko na ma-interview ang Galang Sisters. Maraming nagtataka kung bakit nagsistay pa din ako kay Jowa. Kahit na ina-under ako, eh, di ko pa rin siya iniiwan. Walang ganun. Kasi siyempre, meron kaming Tyronie, di ba? Minsan talaga may hindi kami pagkakaintindihan. Eh, hindi naman na mahalaga kung sino yung tama o mali. Naka-reality show kami, pero hindi naman 24/7 na nakikita ng karamihan kung paano sa akin si Jowa. Kung gano'n siya ka-sweet, ka-clingy, malandi, learn. Tapos inaalagaan niya pa ako, di ba? Hindi nakikita yon kasi si Jowa, gusto niya palaging humaharap sa tao na strong siya. Walang makakatibag sa kanya. Pero kapag kaming dalawa lang, doon niya talaga nailalabas yung pagiging soft niya. Pagiging sweet niya, ganun. Pagiging babae niya. Inayos niya yung buhok ko, mayakap-yakap siya sa akin. Hinahayaan niya ako na magkaroon ng space, makapaglaro ako, ganun. Kasi alam niya, minsan napapagod ako mag-drive sa kanila ni Tyronia, tapos sumama sa mga lakad nila. Iba kasi si Jowa eh. Hindi ako makakahanap ng isang babaeng katulad niya. She's one of a kind. Kumbaga. At ang mahalaga doon, napapasaya niya ako. Ngayon ko lang kasi naramdaman yun eh. Alam mo yung ano, bilang lalaki ka, kinikilig ka, yung ganung pakiramdam. Si Jowa lang talaga nakapagpalabas ng ganun ko. Hindi ako bulag sa kung anong meron kami ni Jowa ngayon, kung paano yung relasyon namin. Hindi ako niniwala sa mga sinasabi na iba. Hindi perpekto yung jowa ko.
Pero tandaan niyo to, mahal na mahal ako ng jowa ko. Alam niya yung worth ko. At hindi ako tutulad sa iba na nakalimot. Si Tony kasing sumalo sa akin eh. Nag-ampon sa akin nung panahon na wala akong makain, wala akong tirahan. Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, siya yung humugot sa akin sa putikan eh. Si Tony at si Tyrone niya ang dahilan kung bakit may Tito Vince at Daddy Vince. Hindi ko maintindihan yung mood ko this past few days. Parang ang bilis kong pumitik. Ang bilis ko din biglang maglambing. At... delay ako. Wala pang dalaw si Mami Oni. Kaya nag-try ako mag-pregnancy test. Wa? Hmm. Oh. Ako lang ba to? O, tignan mo to. Yung isa bang line parang malabo? Oo. Kasi... gusto mo mag-try pa na isa? Nag-try na ako eh. Kaka-try ko lang. Kailangan mamaya ulit po naihi ako. Sige, reserve mo lang dun. Bakit? I-reserve mo hindi, lang hindi, dun. Hindi, dapat siya malinaw eh. Ito kasi hindi ba may ganito? Ibang test lang to eh. Itong isa malabo. Saan? Ito, ako lang ba to? Parang medyo malabo, oo. Ako lang ba nakakita o nakikita ko? Nakikita ko din. Ay, ano, parang malabo yung isang linya. Diba ito kasi start ng pag-anon? Ito kasi yon yung line. Oo. Kaya isa dito, parang malabo siya. Mm-mm. Nakikita siya. I-ano mo lang yun, Joe, tabi mo lang, tapos pag naihi ka ulit. Pwede ba mamalik sa mercury nung para maayos talaga? Kasi ipapi lang to, sobra niya lang ito. Sige. At hangit ka. Ano lang? Parang malabo kasi siya. Mm-mm. O feeling ko lang, pwede invalid to ah. Malabo, diba? Pero sobrang labo eh. Ganto ako nang abuntis kay Tyrone. May malabong isa. Wala akong, wala akong pregnancy test kay Tyrone na pareho silang malinaw. Isang malabo lang. Oh, sige, tabi mo lang yan. Kaya kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan? Kasi parang ang labo niya eh. Ay, kung buntis ka, ayaw mo ba? Fuck sa'yo, gusto ko. Diba? Sige mo nga, malabo ba itong isa? Malabo, may malabo siyang isa. Itong isa? Oo, may malabong isa. Sigurado ka? Tignan oo, jowa. Meron. Nakikita ko, mayroong malabo. Pero sobrang labo. Pwede yung bilhin ko na ng PT. Eh, papagrab na lang ako. Oh, sige. Sige. Pagkakaya ng PT. Kinakabahan ako, ha? Ba't ka kinakabahan? Hindi naman ako yung mga anak, eh. Suporta naman ako. Gusto ko tuloy magpa-check. Ano? Pagbuntis, masaya. Bakit? Another baby, another blessing. Sabay kayo ni Papi. Kinakabahan akong bilda. Bakit? Alam mo, yung sayang na naramdaman ko, if ever nabuntis ka, triple yung sayang ng isa. Sino? Meron niya. Oh my. Ba't ka ba kinakabahan ko mabuntis ka? Eh kasi baka pumangit yung katawan ko, ito nangyari sa akin dati, tapos hindi mo na ako magustuhan pag tas ko muna. Hindi, part naman ng pagiging mother ang gano'n eh. So, pumangit yung katawan ko, so, pumangit ko din, manas ako, tapos yung ugali ko baka hindi umatagalan, baka this time talagang sumuko ka na. Hindi, ito naman kung magmanas or something, Joa, wala yun. Kasi hindi pa ako nagkakamens. Tingin mo ba, may isang buwan akong di nagpipills? Hindi, pa mga 3 weeks. Hindi nagpipills? Mm-hmm. Okay. Parang lagpas na, wa. Kailan yung huli? Sige, alalahanin mo. Ang tagal na. Ay, oo nga. Parang oo nga. Diba? Hindi namin na-track down kung kailan yung paghinto niya ng pills at kung kailan yung huling mens niya. Kaya si Jowa, praning. Ayoko kasing magkamali. Lalo na yung huling nangyari kay Papi niya, nag-pills siya tapos nagka-problema sa pregnancy niya. Kaya gusto ko makasigurado, ano ba, buntis ba ako? Tatanggap ba ako ng trabaho? O wag na muna? Slow down lang ba? Napapraning ako eh. Lalo na nung may nakita ako na yung isang linya ay malabo. Nakakapraning. Ayokong magkamali. Ayokong malaglagan. Kaya yun. Nagpapakapraning ako. Nag-overthink ako. Asa na? Wala. Asa niyo pang ganun? Ano naglabas? Wala. Igaganon ko lang to. Ay, wala nga kasi ito eh. Masakit yung pusan ko eh. Hindi ko baka magkaroon ng talaga ako eh. Baka kaya siya nag-i-error. Ano na? Sige lang ako dito. Masakit lang talaga ng pusan ko ilang araw na. Malinaw na isa lang, di ba? Eh oo, ito malinaw isa lang. Malinaw isa lang? Oo, tama. Baka magkakaregla ka nga lang. Oo, baka nag-error kasi ganun, no? Oo, tama. Sana talaga kasi ng pusan ko. Kala ko baby na. Sayang naman. Nung nag-negative yung result ng PT, hindi kami naniwala ni Jowa eh. Talagang napag-desisyonan namin na, gusto mo, alamin natin talaga kung buntis ka. Para matahimik si Jowa guys, tumawag na ako ng marunong mag-check kung buntis pa. Umaga na kasi yun guys eh. Hindi talaga makatulog si Jowa. Good morning, boss. Hello po. Meron po kayong home service po about sa pag magpapacheck po sa about sa pregnancy. Home service?
service po para saan ang papawan po? Magpapa-check po kasi nag-PT po sa kanina eh. Yung isa malabo, yung dalawa negative. Pero gusto po kasi naming malaman yung early pregnancy test kasi nagpa-pads po siya tapos kung hihinto ba siya ng trabaho. Early? Opo. Pero may i-refer niyo po ba sa akin yung kakausapin ko kung anong dapat gawin? Tatawag muna ako ng mapag-aaralan. Sige po. Thank you po. Yes, good morning po. Gusto po kayo para mag-inquire about some service ng early pregnancy. Yes po. Saan sa location? Sa ano po kami, Commonwealth Quezon City. Ilang weeks na pong delayed yung ano, pasyente? Mga 3 weeks. 3 weeks? Hindi, mga ano po, wait lang po. Mga 1 month ba? Hindi, mga 1 week pa lang ganun. 1 week? Ah, 1 week pa lang po palang delay. Ah, 1 week. Pagka po kasi ganyan, 1 week pa lang, siguro po mas makikita yan, mas better kung sa ultrasound. Kasi kung by blood po yan, na pregnancy test serum, baka hindi pa siya mag-manifest. Willing po ba kayo na ultrasound po ang gagawin natin, transvaginal? Yes. Oh, pero home service po yun. Mga if ever po, kaya po kaya yung today or by schedule? Tatawagan ko po muna yung doctor namin, sir, kung kaya niya today. Then, kung ano po yung sasabihin ni Doc, yan po ang ano ko sa inyo, is feedback po. Sige kung po. Kung hindi naman po kakayanin today, i-reschedule po natin siguro after mga November 2 or 3 na po. Okay, sige po. Dito ko na po yung message sa inyo yung name, age, ganun po. Yes po, sir, para medyo confidential po. Miss, pasend na lang po sa akin yung mga kailangan kong isend sa inyo. Okay, sir. Thank you po. Dito po sa number na to, ha? Yes po. Okay, thank you po. Thank you po. Welcome po. Bye-bye. Kaya yun, sinabi ko kay Papi na na-preprunning ako. Siya talaga una ko nilapitin sa ganito. Sabi ko kasi kay Jowa, mag-ano ako. Kasi gantong-ganto nangyari kay Papi, natatakot kasi ako. Pero delay naman kasi talaga ako at imposible na after ng pills ko, hindi sa ganda ko, walang ganun. Kahit ikaw hindi din eh. Diba yung 5 weeks and 5 days mo? Hindi rin siya yung pagkapanganak mo kay Abby na wala kang meds. At yung nagbuntis ka din kay Abby, hindi rin siya yung pagkahinto mo. 3 months actually. Diba bago ka nabuntis? Kaya yun, tapos literal na tinatry talaga namin yun eh. Sadya talaga na alam namin. Sabi ko, ayoko pa din magkamali. Nagpapads ako. Ano ba yung dapat kong mga gawin? Ayoko magkamali. Eh gusto kong makinig sa sarili ko ng wa. Gusto ko lang malaman kailan ako magkakaroon. Palabas na ba siya? Buntis ba ako? Anong possibility? Kasi kahit anong piti ko dito na negative na naman siya. Ito pang putang na pang lima ko na to. Ganto rin si Papi nun eh. Diba? Nagpins pa ako tapos... Ayoko magkamali. Ngayon may kinonta kami. 2 hours pa daw ganun-ganun. Basta magulo yung kausap namin. Eh, kaya hindi na ako naganda sir, home service. May kakilala ka bang pwedeng tumakbo dito na ano? Mag-home service ng ganun? O yung pinuntahan mo, hindi? Wala, lalo na 31, no? Sabi daw, malalaman ba yun kapag ganun? Kahit kunyari, 1 week ka palang delay o ano? Pero delay kasi talaga ako eh. May pag-inultrasound yun, kasi makikita kung naglabas ng egg yun. Sa akin nga, di ba nakita, left ovary naglabas ng egg? Advanced na sila ngayon sa ultrasound. So malalaman din nila kung magkakamens ako kung kailan. Oo. Marami kung kailan din. Para alam ko kasi baka mama. Kasi pag wala yung egg doon, na dissolved na yun, yung lining mo, dapat mo, makapanlaras unti-unti lang kasi. So doon siya makikita. Malungkot ako that day kasi may pinagdaanan yung Toro family. Issue ng mga hidwa-hidwaan nila ng ibang mga tao dito. Kaya malungkot ako o emotional lang, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Diba si mga Marie kapatid ko, si John Harvey, pinsan ko. Diba nag-meeting tayo kagabi? At sa kung saan sila titira, ganyan-ganyan, hindi na sila ka siya. Nag-meeting kasi kami, si John lumapit sa akin, naiiyak, ganyan. Hindi niya kaya malayo sa akin at alam niya na kailangan niya pa ng support ko, diba? Ngayon, nagsabi tayo kay mga Marie, baka pwedeng si Joshua na lang tayo kasi mas kasya tayong lahat. Kasi nga, walang gustong si mama kay mga Marie sa bahay. Diba walang gustong si mama? It's either ako kasama lahat or si mama Marie. Ngayon, diba ayaw ni mama Marie? Ngayon, nag-meeting kami nila Harvey nila Papi. Sa bahay, ganyan-ganyan kung mag-direct ba sila or what. Parang paaba ng paaba eh. Si Mama Marie ay mag-adjust. Kailangan pa natin ng extra room. Diba? Mas malawak yung room lang sa, pang nagkataon. Kaysa yung mga kwarto natin doon ang didipis sa isang bahay. Bakit sa tingin mo kailangan natin ng extra room na tingin mo hindi ko masabi sa kanila? Baka po umalis si Ate Mikay. Baka bumalik si Mikay. Si Mikay anak madali isiksik kahit saan. Dressing room. Ano sa tingin mo ba? Tayroon po. Yun ang nasa isip mo. Tayroon po. Anak, malaki kasi possibility. Baka buntis si mami ngayon. Bakit po? Ha!
Bakit mo? Bakit po? Malaking tendency mo hindi si mami. Hindi pa ako nagkakamins. Natapo mo, mami. Oo, mami. Kaya iyak ako na iyak kasi hindi ko masabi kagabi. Pati kay mama rin, hindi naman siya sure. Delay lang ako. Hindi pa ako nagkakamins. Yun po yung sinasabi po sa amin na papi alam kung bakit. Si papi alam niya kasi na-delay ako. Diba yung ngiti mo? Diba? Siyempre nalulungkot ako kasi alangan namang sabihin ko na mag-adjust si Mama Maria. Ayoko na mag-adjust si Mama Maria. Eh, paano pag, diba, buntis ako, wala ko extra kwarto. Eh, malaking dinagastos na doon. So, hindi mo po sinasabi kay Mama Maria? Hindi mo po sinasabi sa kanya. Kasi ayoko siya mag-adjust kasi magkaka-baby ako. Tapos wala siya baby. Ayoko siya kasaktan. Ayoko siya mag-ganon. Pero hindi pa sure naman, anak. Pwede pa naman ako mag-comments anytime. Pero may 50% hindi ako buntis. 50% din baka buntis si mami. Parang dati po sa condo, mami. Na ano? Yung dati po sa condo. Anak, yung delay naman kasi na yun, iba. Huminto ako nun, tsaka hindi naman kami nun ni daddy. Ano pala? Paano ka mabubuntis nun? Ano pala, mami? Diba? Eh ngayon, may daddy na. Kaya, napaisip ako kung makabuntis ako. Dati, na-stress ako kasi delay ako. Ang tagal lang mens ko. Ganun lang siya. Pero sinabi ko ba sa'yo nun na makabuntis ako? Kasi wala akong boyfriend nun. Nandiligaw pa lang si daddy. Eh ngayon, kung wala ni daddy. Ba't nakangiti ka? Ano lang. Gusto ko na kasi magkatayron niya. Magkatayron niya? Tyrone. Eh, paano po babae? Ano pa po alam niya? Pag babae, Tori. Hindi ko pa alam, maka Tyrone pa din. Mas gusto ko Tyrone, mas lalaki. Eh, nalulungkot lang ako, anak. Kasi pag ganun yung nangyari, makaisipin ko muna yung sarili ko this time. Kasi hindi ko naman kaya pabayaan sila Mami Kat mo, sila Harvey, si Mama Marie. Kaya gawin ko, bibigay ko lang sa kanila yung bahay, sila nalang magtuloy. Mabu, Mami, kasi ngayon po, totoo po. Mami, sa totoo lang, never mabuinitindi yung sarili mo po. Kasi di ba dapat last time, haalis na po tayo, tayong tatlo lang po nila tate. Eh, sinabi ko rin po, paano si, ano, kay Logical Father ko po. Pero ngayon kasi, mami, nasistasin kasi nagkakaroon na po ng ali, ng family po eh. Eh, hindi ko naman kasalanan kasi Mama Mali. Ngayon problem at hindi sila okay ni Odie at magulo. Hindi ko din naman kasalanan na si Papi anak ng ano. Paano naman ako? Paano naman yung family ko na gusto ko nating lumaki? Gusto ko magkaroon ka ng kapatid. Para hindi ka nangihiram kila Aaron. Hihiram mo lagi si Ina. Tsaka alam ko din naman gusto mo talaga ng kapatid. Hindi anak, nahiyak lang ako kasi siguro hindi pa alam ni Ate Marikia hindi, hindi siya makapag-adjust. Bukas ko malalaman dito yung pupuntang doktor. Kung baka buntis si Mami. Hindi ko alam kung emotional ba ako dahil magkakamensya ko o buntis talaga ako. Hindi ko talaga alam. Parang nalulungkot lang si Mami. Parang iba yung sayo niyang parang buntis kayo. Masaya ka ba? Kasi buntis ako, hindi ba ako buntis? Hindi pa sigurado. Hindi pa nga po siya. Nagulat po talaga ako, pero feeling ko po kasi prank noon. Kasi si Mami nakangiti, tapos tawa po siya ng tawa kada tingin ko po sa kanya. Oh, maghanap ka ng camera. Sige, pinaprank kita, sabi mo, di ba? Nasaan ang camera? Biglang nagtanong, nasa prank ba ako, Mami? Naalala ko yung GC, kaya ano? Ngayon po prank ko si Dati. Sa doktor. Mm. Oh, asan yung camera? Asan kasi yung camera, Mami? Wala kang maharap na camera. Kasi tagong-tago. Kasi tagong-tago. Kasi nga hindi nga prank yun. Mami, ngumingiti ka po. Alam ko. Nakangiti lang ako kasi masaya ako. Tayron niya. Mami, hindi. Ay. Kasi naano ko po yun sa GC. Wala kang camera dito. Oh. Asan? Mami, sabi mo na po kasi yung totoo na prank lang yun. Hindi nga po yan prank, anak. Mami, gumingiti ka po kasi. Oh, hindi na ako nakangiti. Nakangiti ako nung time na yon kasi hindi niya ako mag-gets eh. Akala niya prank pero napapangiti talaga ako kay Tyrone niya kasi isang dekada nang mahigit na lagi niya sinasabi niya na ayaw niya ng kapatid na gusto niya solong pagmamahal ang ibibigay namin sa kanya. Pero this time, nakita ko sa mga mata niya tsaka sa kanya mismo sa buong mukha niya aliwalas yung excitement niya. Kaya nakangiti talaga ako na okay. Relax lang, madam, ha? Ingat lang malalim. Oh, huwag pong kontrolin. Ingat lang malalim. Okay. Oh, Daddy. Nag-pregnancy test ka? Oh, Pupi. Nag-alabima. Malalaman po ba siya kung early or ano? Malalaman siya kung meron laman. Kasi lalabas dyan kung may sakay tapano. Ay, tapano siya? Wala pa po siya? Wala pa siya.
Kita niyo to, sir? Opo. Ito yung aabangan natin. Yan siya. Negative pa yung blood test. Abang ka pa ng ano, one month pa man. One month pa natin. Ang ganda lang yung taros mo. Paano po maganda? Malinis siya, maganda. Patakin ko na po, hingga malalim. Okay. Sige po. Hindi ko pa rin alam. So ano lang po, parang may nakaabang lang po na hindi mo po alam kung ano. I-wait po natin yung ano nito. Meron siyang kapiraso dito eh. Parang ito eh, nagbabadya na siya. Ayan po yun. Masyado lang talagang maaga para malaman. Maaga pa siya, ma'am. Pero yung nag-aabang ubo na, impossible na baby yun? Maybe, bata. Pwede, oo. Pwede. Or hindi naman po siya sakit or something. Hindi, no? Hindi siya. Parang nakaabang lang po. So, ibig sabihin ko pala sa ganito, hindi po malalaman kung magkakamens na hindi naman. Ay, hindi po. Pero possible din pong ano, magkamens din po ako. Pwede. Pero pwede. Kasi kung mag-menstruation ka, actually, meron yan dito parang yun. Kaso wala? Wala siya. Tsaka sa breast mo, makakatama naman yun. Pag maraming bukol sa breast. Kapag magkakamit. Yung menstruation ka. Pinaramdaman ko po kasi safe po nang buntis po ako before. Pero pag buntis ka, yung nipples mo, yun ang unang sasakit. Sumakit po yung nipples doon. Baka meron na yan, nag-early pa lang yan, hindi pa madedetect talaga. Wala yan, huwag kang kabahan, relax ka, bibigay sa'yo yan. Oh, ngayon sabihin mong prank to. Hindi siya prank. Masyadong maga para masabi, pero sa tingin niya po, mas ano po siya. Mas may, as ano pong may possible po, yung mag-tis po ako, magkakamiss po ako. Sa ganito. Sa tingin ko siya, meron na yan, magkakaroon na yan. Na-excite ka, anak. So, ito kasi, baby, excited eh. May tinanong ako. Sabi ko, sa ganito po, tingin niya po, ano pong ayaw na mas possible po, na magkakamiss po ako, o magkakababy ako. Ano sagot? No, malaking possibility mo. Meron yan, sir. Yun. Hintayin lang natin maging sak siya. If ever naman ito si Jokong, galing lumangoy ng mga ano. This is it. Meron ng 70% na buntis si Mami. Dahil undas, nagstay muna kami sa bahay ni Mama Marie. Kasi nga, may sakit yung mga bata. Kaya dun muna ako para makatulong din. At syempre, day off din talaga yung mga kasambahay. Kaya kami lang talaga mag-aalaga ng bata. Teamwork kami sa family eh. Actually, kaya siguro hindi pa ako nag-aanak kasi kailangan marami pa akong alagaan sa mga toro babies. And mahilig naman ako sa bata, so masaya naman ako doon. Sige, alis na ako, Dong. Dong, bye-bye, Dong. Dong, alis na, Mama. Goodbye, I'm sorry. Favorite talaga ako ni Dodong. Gustong-gusto niya yung mga kiss ko sa kanya. Tapos, kapag hihinto ako, nag-iiyak-iyakan siya. Babay na ulit. Alis na ako, Dong. Bye, Dong! Bye, Dong! Nag-enjoy po ako tumulong sa pag-aalaga sa mga babies. Miss na ni Oni si Yabby, kaya naglambing siya na dalin muna namin sa bahay si Yabby. Kaya dinala ko. Ay! Oo, ang smile ng bebe, sobra! Hoy! Sobra yan sila, bebe, oy! Sama ka na, halika na! Sama ka na kay Mami, oy! Halika na! Sama na yan kay Mami, oy! Sama na yan, sasama talaga, oh! Sasama, oy! Ano na yan, dila? Dila ng dila? Dila ka ng dila, oh! Ano yun? Ha? Ano yun? Sabi mo. Baliktad ba ata yung duster, mabe? Oo. Okay lang, ganoon din ako, parang likod din yung harap. Sabi mo ano, sabi mo kaya ako yung nagsumasagot-sagot sa nanay mo. Sabi mo bilis. Sa akin naglihi yung nanay mo. Ako yung basta sa tita. Ako yung basta sa tita na ini-stress kayo habang buntis nanay mo sa'yo. Oo, ako ang dahilan bakit stress ang nanay mo. Yung damit. Hi! Sobra ba sila? Sumusobra ba sila? Oo! Ang tipid ng smile! Ang tipid ng smile! La-l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 a-
Yapita! Kumukaw mo naman, Yapita! Kumukaw mo naman, Yapita! Oo! Hoy, Bebe! Hoy! Pwede na ulat. Hoy, Bebe, hoy! Yun talaga siya. Nakakagit lang. Nakakagit si Arvin. Yung lahat. E paano ba? Nabuntis ako pero babae. Okay lang din. Dalawang tayron niya. Dade! Mind, Dade!
Dalawa silang gaganon. Ay, hello Ismail ka ulit sa akin. Ako, ugi ko, di ba? Pares tayo po. Sobra. Hello. Dong 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 dong. Pakitong kitong dong 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 dong. Alam mo yung pangalawang anak mo, doon ka pala nag-practice para sa pangatlo. Trial and error si Happy. Yabby, mahal kong Yabby. Mahal na yan ng Mami Oni. Hoy! Ahoy! Agoy! Oh, makinig ka. Oh, sige pa. Gano'n yung gusto niya. Chicken. Bump. Matingin sa akin. Inuwi na namin ni Chong Harvey si Yabby, alam mo, Mari. Pabalik namin ni Harvey dito sa bahay, meron kaming Grab na nakita sa labas. Ang sinabi kay Mari Fowler daw. May dumating na pagkain dito, guys. Max. Tapos merong iced tea. All beef kare-kare, beef fair with ruby spades, 1 liter sagot gulaman, 1 times si Chong Kawali, 1 whole fried chicken, 4 whole chicken. Hindi pala iced tea yan, sagot gulaman pala. Oh. Ha? Di ka nagra-rice? Di ka nagra-rice? Huli ka. Ano to? Harvey. Oh, anong dahilan? Ano, explain mo, te? Kakain ka na. Tyron niya. Okay. Na, bull chicken, kare-kare, beef, ang lakas. Grabe naman, te. Grabe naman. Lakas naman kumain ni Tyron niya. Lakas naman. Lakas naman. May sagot gulaman. Kayo ni sagot gulaman. Yung anak mo, kakain din. Okay. Si Happy, kakain mo ng gamot. Oo, kakain din yung pagising. Iinom ng gamot si Happy. Okay, sige, te. 2 o'clock pa. Yung sagot gulaman, kanina yan. 8.50 pa lang, in-advance mo na maganda. Tama yung ginawa mo. Wait lang ate, yung sagot ko laman bawal kay Tyron niya kay Happy. Kanina yan. Titikman mo lang. Kasama kasi sa bundle. Ah, okay. Free, so pwede lang yun. Then there's a little round mo. Huli ka! Then, pag mamaya yan, ilahapin niya kay Tyron niya. Hoy. Kuha ba kayo? Ano ba? Naghihita nga ako kasi hindi ako makain. Ayun. Ah, yun. So kakain ka ngayon? Mag-chichito. 5, grabe. 1 whole chicken, 1 lechon kawali, beef kare-kare. Nakita ko lang. Sa kanin, at saka yung kare-kare. Chicken, si Tyro, alam ko hindi nag-chicken. Whole chicken, laki mo, no? So, hindi, ano kakainin mo dyan, Tay? Mahita lang yun. Maling-mali na nandito kami ni Armin, nakita namin yung order mo. Huli! Sabi niya, hindi na daw siya nag-rise. Pero nung paglabas namin, paalis na kami, may dumating na Grab. Nung tinanong namin kanina yan, kay Miss Marie po, ay okay. Pagtingin namin ni Vince, ayun, may kare-kare. Parang 5 meal course yung order ni Ate Marie. Para daw sa bata. O sige, pwede kay Tero niya yung fried chicken, kahit bao. Kay Happy, may sakit, pwede daw. O sige, meron pa. May gulaman pa. Guys, ito yung mga kasama ni Ate Maring kakain. Kakain ng 1 whole. Para lang po alam nyo guys ha, ang kasama po ni Ate Maring ngayon dito ay si Happy, tulog, Tyron niya, si Yabby, tapos siya. Ang sabi niya sa akin, pagkain daw ng mga bata yung kare-kare. 1 whole chicken, yes. Lechon kawali, kare-kare, sagot gulam. O, oh, mga bata talaga. Grabe, siyempre pag bata ako, kakain din ako ng ganung kadami. Ito pa, meron pa palang Jake. Kay Happy to, kay Happy. Kay Happy. May sakit si Happy, pwede sa kanya yan. Hindi sa akin yan. Ano sa'yo man niya? Hindi sa akin, kay Papi yan. Okay, kumain ka. Tumikim. Okay, tumikim ng isa. Wala ko, ito date maniati, hindi niya pa naubos. Hindi. Sa akin, ito sana yung akin eh, pero hindi ko kakainin. Oh, okay. Bibigit sa bata. Ilagay mo sabi yan. Sabi ka ni Papi. Ate Marie, bakit ganun hindi tugma yung sinasabi mo sa amin pag nandun ka sa bahay? Hindi ako nagra-rice, pero nagsisweets. Ano to? Hindi talaga ako nagra-rice. Sa maniwala kayo at sa hindi. O, kumain sabi mo. Tumigil mo. Bakit may cake sa baba? Cake yung masarap na cake. Walang cake sa baba. May konti sa baba. Sorry, bawa, yung kalahati bawa. Siguro kay cake yun. Hindi nagbabata ba si Kuya King? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sabagay, tikim-tikim lang naman, di ba, Tay? Tikim-tikim lang naman. Kumurot lang. Kumurot lang, no? Sige. Sige, naintindihan naman namin eh. Tara na, kakain pa yung mga bata. Halika na. Kakain ka marami. Kakain ka marami. Anak, kahit bawal chicken sa'yo, kainin mo ah. Bye, Tay. Lapay ko na ambiyot eh.
Lagi sinasabi sa amin ni Ate Marie nandito siya kumakain. Tapos, pag tinanong mo siya, Ate Marie, kumain ka na ba? Hindi, ano, tumikim lang ako. Dinadaya niya yung sarili niya, guys. Tapos kami pa ilolokohin niya. Kasi pag tumikim ka, kumain ka na rin. Tsaka lahat tinitikman niya, guys, wala siyang pinapalampas. Kahit ano pa yan. Kinailangan muna namin i-cancel yung birthday party ni Happy. Kasi nga, grabe yung lagnat niya. At mukhang hindi pa talaga siya agad-agad gagaling. Malungkot lang, syempre kasi pinag-ahandaan ko din yung birthday niya. And siya mismo nagre-request sa akin na kung anong gusto niya mangyari para sa birthday niya. My birthday is coming. Your birthday is coming, but your birthday party is cancelled because you're sick. Yeah, why is this so weird? Watch this. But we're gonna do your birthday party again, okay? I just order. Well, I will order again your party, okay? But for now, you need to galing na. I want Pamika's birthday party. Okay po. The usual, ang tingin namin sa ganitong sitwasyon parang bagyo eh pagdating sa family namin na alam namin na kailangan namin magtulungan to survive. Actually, 5th year anniversary na namin ni Papa Odi. Siyempre, nag-ulan ako kasi eh! Kasi sinurprise niya ako. And at the same time, syempre natuwa din ako. Alam mo yon yung anniversary namin at the same time / birthday ni Happy! Tanggap ko may kahati ako kay Papa, Adi. PM pa lang, November 3, tinawag ko siya. Tinanong ko siya kung may pera siya sa hapagkainan. May pera ka pa ba? Sabi niya, wala. Ah, okay. Tapos tumahimik na ako. Pag akyat doon, babe, what's wrong? Sabi niya. Sabi ko, di ba wala, sabi mo, wala kang pera. Ang sabi niya, oh, wala nga. Ibig sabihin, hindi mo pinaghandaan yung November 4. Wala kang plano, kaya maghiwalay na tayo. Sabi niya sa akin, paano makakapag-surprise sa'yo? Napakahirap. 6 PM pa lang, epal ka talaga. Sabi niya.
Epal ka talaga ng taon. Hayaan mo naman ako. Hayaan mo muna na. Man lang ako, antayin yung oras, sabi niya. So, nag-back to sleep na lang ako. Tapos paggising ko, syempre nag-ayos ako, nagpaganda ako. Alam ko na kasing may surprise, yung pala yun. Hindi pala niya sasabihin na meron. Ayun, buwaba kami ni Happy. Tapos, bago ko maramdaman yun, iba yung feeling ko eh. Kasi meron akong nabalitaan sa phone ko. Mixed emotions yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Sa nabasa ko bang message ni Tony sa anniversary namin ni Papa Odi, sa birthday ni Happy, o dahil may sakit yung mga bata. Sa totoo lang, yun ang ano ko. Kaya pagkababa ko, umiyak na lang ako. ayun. Pero, ganun. Gusto ko sana ng surprise. Gusto ko sana ng maranasan yung ganun. Kasi the first time na nag-announce ako sa family na buntis ako kay Tyronia, sinabi lang ng family ko na dapat magpalaglag na lang ako. Well, noon yun. And gusto ko nga sana na surprise, masaya, ganito, ganyan. Pero hindi nangyari dahil nga sa mga issue nila sa bahay. Magulo kasi yung utak ni Papi nun eh. Paiba-iba siya ng desisyon, ang dami niyang gusto. Kaya nag-adjust ako sa sitwasyon at inamin ko na. Ate Marie, chinat ko na lang. Eh, yung mga ganun, mga sa kwarto, hindi na kasi na-videohan or wala namang CCTV. Kaya wala na, sinabi ko na ganun, guys, baka buntis ako. Para lang alam niyo. Yun, iyak na ako ng iyak. At napasugod na sila Mama Marie at Papi sa bahay. Today is happy day kasi sa wakas, mahihiram ko na rin yung kapatid ko na si Ina. At pupunta po sila dito sa bahay. Siyempre, sobrang na-miss namin sila. Ayan, mga update, kwentuhan, mga tawanan, nag-reminis din kami sa mga nangyari dati, yung mga ganong ganap. Sa mga bata na wala nagbago eh. Kung may nagbago man, lalo lang gumagrabe yung pagmamahal ko sa kanila. Yung kahit hindi na kami nasa isang bubong, eh masaya pa din. Basta masaya na lagi yung magkakasama. Yun yung nararamdaman ko. Sobrang excited ko. Siyempre, tatay na anak ko yan, si Tatay Elon. Kaya, sinare ko sa kanya na, Tatay, malaking possibility na baka buntis ako. Siyempre, after 11 years, magto 12 years na. Magbubuntis na si Mami Oni ulit. Kaya, sinare ko na kaila Tatay at Nanay Venus. Hindi na mo! Okay na! Ano na makakawa? Lance! Ilang taong ka na, ano, kasundan ka? Hoy! Ano ibig sabihin mo? Tumos isisip mo siya. Ano yun, bago? November 3? Ano to? Hindi ako buntis tayo. Ano ba? Di ba ako nilirega? Di ba ako nilirega? Hindi, totoo. Congrats. Hindi siya nalirega kasi buo pa. Tumos ka na. Hindi, ano siya. Sabi natin sa kanila maayos. 70% na malaking possibility buntis ako. Wala siyang ano, dinig na ako, pero wala siyang sign na pumamaga na magiregla ako. Pero pwede pa rin ako mag-events. Pwede pa rin. Pero yung nakaabang dito na eh, no, may abang. Pwedeng after 2 to 1 month, pwede siya maging sa akin. Ganun. Or 2 weeks pa. 2 weeks to 1 month. Ganade! Ganun! Alam mo yung wala mag-anak sa iba? Wait, I'm going to go to the house. Pero alam mo pares kami ng ano sa
Ruby na keep your congratulations up until... Kasi akala ko, di ba magkakamins ako? Di ba hindi kasi ipakilanda? Oo, mami. Magkakamins ka din. Kahit ako eh, dito eh. Tinigil mo na pills mo Hindi, huminto ako ng pills kasi kailangan ko nagkay. Kasi ilang taon na ako makapins. Di ba natin hinihintuin ko yun? Tapos ang sabi ko lang isang gabi ni Jowa. Ano? Putangina! Dobro, Tony. Ilang taon na sa tayo. Dito nga eh. Sana lalaki niya. Sabi ko nga kay Tyrone, anak, paano maglabas na ito kung mga pa rin yung tatay eh? So wala pa, wala siya kasi nag-ka or not pregnant. Pero ba, ang tanong, bakit ka naman maganyan? Ay, pag-ganito ako kasi ayoko magkamali, gawa ang nangyari kay papi. Nag-pinsa ako. No, ang brutis pala ako. Kinabutan ako eh. Nakakapoy nila, ang dami nilang na ganito, sabi ng doktor, ang dami ko na kasi na ganyan. Na-delay na, tapos hindi pa namamaga na wala pang sign na magkakaregla. Pero may nakaabang. Hindi abang na yun, nag-i-baby talaga. Pero 70% ko lang. Parang gano'n. Waiting game talaga lahat. Kahit ako, waiting game ako. Si Jowa lagi excited sa mga ex-Toro family na makakasama niya ulit. Kaya yun, nililibot niya rito sa bahay. Saan niya dinadala dito, tinutour niya. Parenting kala Tatay Elon. Siyempre kapag nagkakaproblema kami ni Jowa kay Tyronia, bilang daddy, kailangan ko i-update talaga yung tatay ni Tyronia, di ba? Kailangan may alam si Tatay Elon sa kung ano bang nangyayari kay Tyronia sa school or sa kung saan man. Kasi anak, tulad na lagi ko sinasabi sa'yo, ako si daddy, nagdadagdag ako ng pagmamahal sa'yo. Pero siyempre anak, kung ano man nangyayari sa'yo, dapat pinapaalam namin sa tatay mo talaga. Bibigla si tatay sa mga naririnig niya. Hindi mo naman talaga crush anak eh. Pero yung point namin dito, nagkakaroon ka ng idea na ganun dahil sa environment na sa school mo. Pinuputol namin anak kasi ayoko yung makirius ka ng makirius sa isang bagay. Tapos gagawin mo nang gagawin hanggang sa di mo napapansin, mas lalo nagiging mali yung nagagawa mo. Ganito anak, kapag meron kang hindi naiintindihan, kung gusto mong malaman, tanong mo sa mga nakatanda kasama mo sa bahay. Please, huwag kang magmamadali anak. Hindi anak, hindi ka palaging ganun. Kasi kung palaging ganun, sinabi mo sa amin yung naging issue mo. Nilihim niya, hindi niya sinabi. Nilihim mo anak eh. Nag-a-unsend ka na ng mga message. Ako anak, naniniwala ako sa mga sinabi nila. Nagsasabi ka ng totoo po ha? Na ang pinakamasakit kasi dun tayo, nag-a-unsend siya ng message. Bakit? Nilihim siya. Bakit anak? Bakit po? Ba't mo ginagawa yun anak? Bakit? Ilan yung in-unsend niya? Marami na siya nag-unsend. Madami. Tsaka anak, nahihirapan kasi kami ngayon. Hindi namin alam kung nagsasabi ka pag ba totoo sa amin. Kaya magtatanong anak, para po malaman mo kung ano yung tama at hindi. Pag alam mo naguguluhan ka, ano? Kasi ewan ko, hindi ko maano yung nararamdaman ko. Nanginginig ako ngayon kasi yung nalaman ko yun anak. Oo, matagal akong absent. Pero alam ko naman, nandito sila, mahal na mahal ka anak. Pag merong hindi alam anak, magtanong. Please, please. Mayroon anak, nagsasabi ka na. Pero nung mga nakaraan, siyempre, nasaktan pa nila mami, nila Mama Marie, ni mami mo, ako. Pero sa ngayon anak ko, alam, ramdam ko naman nagsasabi ko yun. Kaya nga di ba ang naging desisyon na ni mami, i-homeschool ka na. At least nakatutok na kami sa'yo. Tapos, sa oras ng school mo, may oras na rin yung phone mo. Ngayon kasi tayo confiscated ang phone niya. Lahat, so, iPad. Lahat, pati iPad. Wala siyang gadget. Hindi po kami okay ni tatay, pero depende po siya sa mood ko. Natawa ako. Nasala kami noon eh. Tapos, babay na tatay. Sige, nagpaalam siya. Beso, ganyan, ganyan. Tapos tumapit siya kay Tyrone. Ang laki na arms niya. Nak, babay na. Tapos, tapos si Tyrone biglang, meow.
Bibiglang miyaw gumano lang si Tyrone niya. Gumano lang, parang ay, kaya sabi ko, laki ng yakap ni Aaron, no? Akala niya talaga, yayakapin siya ni Tyrone niya pag gano'n. Gumano lang si Tyrone niya. Inabot lang yung ulo para respeto na, o sige, bumayso ka dyan. Bye-bye. Ganun. Support. Wala, tapo pa rin si Tyrone niya talaga. Parang, okay, sige, salamat. Tinalaman dito yung kapatid ko, pero hindi pa rin tayo okay. Ganun. Sabi ni Tony, huwag akong sasabay sa undas. Sa araw ng pagbisita, yung usual. Siyempre, pinagpaliban ko muna para walang masyadong tao. Pero nagpunta pa rin kami. Kasama ko dun si Tyronia, si Papa King. Kami, damay din si Ina. Nakadalaw ako kay Lola. Siyempre, hindi pwedeng hindi. Dahil siyempre, nandun din yung iba naming yumaong kamag-anak doon. Gusto ko sa kanya magsimula yung dumadalaw kami sa mga namaalam na. Siyempre, nalulungkot ako. Don't get me wrong, ha. And dinadalaw ko rin yung mga ibang kamag-anak namin. Pero kasi yung pinsan ko, ganap na ganap sa pag-iyak. Pagkatapos, pagkatingin ko sa kanya, naiiyak na rin ako. Naagaw yung moment ko kasi si Ina. Kaya, nakayahap si King. Humahagulgul si Papa King. Pero si Ina, alam mo yun, nakaganyan lang. Ba't ba ako nadamay dito? Ba't pa ako sinama? Yung ganung itsura ni Ina, tawa talaga ako. Sabi ko, ano ba yan? Litong-lito siya sa buhay niya kasi hindi niya alam kung ba't siya nang doon, ba't siya sinama. Tapos may mga umiiyak sa paligid niya, nakayakap. Wala lang siyang magawa, patay na bata siyang may dalang tissue. Ano talaga, kumbaga yung presence ng lola ko nandun pa rin kasi may comedy pa rin eh. Ayun lang, natawa lang talaga ako, alam mo na. Tapos, ayun, nagpunta kami ng Urban Smiles Dental Clinic. Kasama ko si Tyronia kasi si kapatid, pinagpapahinga namin. Dahil sa dami niyang pagod, kailangan talaga niya magpahinga, nagkakasakit na rin siya. Ayun, kasama ko si Tyronia, magpa-cleaning and ako din. Kailangan natin ingatan din ang ating, syempre, dental health. Hi! Hello po, bro. Check out. Ito po yung chine-check ko kasi kung pwede na siya i-braces. Kunti pa. Mga next year pa talaga. Ay, next year pa po. O, pwede pa kasi yung ano eh. Ano mo, yung sumipin. Tagal pa mo na mature. Gusto ko na sa ano eh. Pero pwede na ako simulan. Pero ang wire na gagamitin is soft wire lang. Parang normal po ulit kasi palagi ko po kasama si Ina. Ang saya-saya ko din po talaga kasi kasama ko din po ulit si Ina. Pag-uwi ko, naiyak talaga ako kasi nag-send si Mami sa GC na baka talagang buntis siya. Mami! Ba't umiiyak ka? Hindi kasi yung message mo po. Hindi ako makayakap sa iyo. Okay lang. Mami! May gustong yumakap sa iyo isa. Mami! Mami! Ang emotional ko din, hindi ko alam kung bakit. Ba't ka nga umiiyak ikaw? Buntis ka rin ba? Hindi ko mapigilan po ba yung kanina sa office. Nagtataka po sila sa akin. Sabi ko, wala akong kailangan ko. Paano po kasi, Mami? Nangiiyakan na po kami kanina kasi pinanood po namin yung debo ko. Naiyak po sila sa message mo sa akin. Tapos after po nung nag-message ka, umiyak na naman po ako. May kapatid na naman ako ngayon. Siyempre, lahat naman tayo gustong kumita ng libo-libo. Pero gamit lang yung cellphone at internet, tapos pepera ka na agad. Pwede ba yun? Paano? Presenting Sitaw! Number one trending sa Pinas na e-commerce app. Nasa bahay ka lang tapos sikita ka na ng pera. Kahit sino, pwedeng maging seller. Mapa part-time or full-time. Depende yun sa'yo. Sitaw na ang bahala sa supplier, warehouse, packaging at delivery ng mga products mo. O di ba? Bawas trabaho. Advertising at marketing, hindi mo na kailangan intindihin yon dahil sitaw na ang bahala dyan. Free registration, no monthly fee, no profit reduction, or wala mababawas sa kita mo. Paano nga ba? Number 1, i-download ang app o pumunta sa website nila na www.sitaw.com. Number 2, iset up mo na ang shop details mo at ilista ang mga products na gusto mong ibenta sa Sitaw website. Number 3, pag may umorder na ng products mo, dun ka pala magbabayad. E di sure money na yun, mga lods. Kapag na-receive na ni buyer ang order nila, dun na papasok ang kita mo sa Sitaw wallet mo. Kahit Gcash lang ang meron ka, pwedeng-pwede ka nang maging seller.
Oh, 'di ba? Ang dali na, mas pinadali pa. Ano na? Galaw-galaw, oy. Punta na sa website or i-download na ang Sitaw app. Maging seller na tayo today. Galaw-galaw. Let's go.